Papalapit sa kalupaan ng Bagyong Usman, nadaragdagan pa ang mga lugar na isinailalim sa Tropical Storm Warning Signals. Dahil dito, kanselado na ang biyahe ng mga sasakyang pandagat at ng mga bus na patungo sa mga apektadong lugar. Libo-libong pasahero tuloy ang stranded ngayon sa mga pantalan kung kailan marami pa naman ang mga pauwi sa mga probinsya para sa pagdiriwang ng bagong taon. Live mula sa Araneta Center Bus Terminal sa Quezon City, may report si Raffy T. Marapi. Joseph Maris, para nga maiwasan na at mabawasan na yung bilang ng mga stranded sa mga pantalan ay dito pa lang sa Araneta Center Bus Terminal ay kinansela na yung mga biyaheng mga bus patungo sa Mindanao at sa Visayas. Ito yung mga sasakay ng Roro. Pero yung mga biyahe patungo ng Bicol at Sorsogon ay tuloy pa rin ng mga biyahe. Ito yung mga pasahero na naghihintay na lamang nung kanilang bus. Yun yung mga pasahero na mga nakansela yung kanilang mga biyahe ay maghintay daw ng abiso mula sa mga bus companies bukas kung kailan matutuloy yung kanilang biyahe. Excited na sanang makauwi sa Masbate si Norlito Alvarado para dalawin ang mga kamag-anak matapos ang 20 taon. Ang problema, kasama sa mga kanselado ang biyahe niya dahil sa Bagyong Usman. Excited siyempre, 20 years hindi mo nakita yung mga kamag-anak mo eh. Hindi niyo inasami bagyo. Hindi ko rin napanood sa TV kanina sa balita na may bagyo. Dahil kailangan niyang makabalik sa Maynila bago magbagong taon, itutuloy pa rin daw niya ang biyahe ngayong araw kahit hanggang Bicol lang. Magbabiyahe kayo papuntang Bicol, malay mo ang bagyo mamayang gabi, bukas wala na, makabiyahe ako papuntang Masbate. Yun nga lang, kapag may bagyo, tigil din ang mga biyahe sa karagatan na apektado ng bagyo. Ang mga bus companies ng biyaheng Visayas at Mindanao, nag-abiso na raw sa kanilang mga pasahero na kanselado ng biyahe ngayong araw dahil walang biyahe ng Roro dulot ng bagyo. Yung iba umalis, umuwi na muna. Siguro, o kaya iba nagpa-change date na lang sila kung kailan magre-resume yung biyahe nga. Pero may mga tumuloy pa rin kanyo hanggang pilar. Pero hanggang pilar lang sila, sir. Yung iba kasi nagmamadali, pagdating sa pilar, kukommute na lang sila ng pascrap doon. Ang mga pabikol, tuloy pa rin naman ang biyahe. Fully booked nga lang ang lahat ng biyahe kaya naman dagsa mga pasahero ngayon sa istasyon ng bus. Pero may ilang pasaherong walang booking na nagbabakasakaling magdagdag ng biyahe ang mga bus companies. Ang mag-anak na ito na nagdiwang ng Pasko dito sa Metro Manila, pauwi na sana para magbagong taon sa kanilang probinsya. Pero tila ma-extend ang kanilang bakasyon. January 1 daw ang susunod na bus. Paano ngayon yan? Uwi kami sa Muntinlupa. Hindi na rin pinapayagang bumiyahe ang mga barko sa North Harbor sa Maynila dahil sa Bagyong Usman. Kabilang dyan ang biyahe pa Bacolod, Iloilo at Cagayan de Oro mamayang gabi. Pinauwi na ang ilang pasahero pero may ilang nagpaiwan sa pier para maghintay. Suspendido na rin ang ilang biyahe ng mga Bangkat Roro sa pantalan sa Bulan Sorsogon. Stranded ang mga pasaherong Pamasbate at Tikaw Island. Mahigit 1,000 pasahero naman ang hindi makaalis sa pantalan ng Ormoc, Leyte dahil sa travel ban. Dahil din sa masamang panahon, walang biyahe ang mga pampasaherong barko at bangka sa Surigao City. Nagpa siya nalang umuwi ang ilang pasahero, pati ang mga sasakyan pila sa labas ng pantalan. Mahigit 8 pasahero naman ang stranded sa Poktoy Port sa Jongan Roblon. Karamihan sa kanila, galing Katiklan at Iloilo na papunta ng Batangas Port. Mahigit 1,400 pasahero rin ang stranded sa Santa Clara Port sa Allen Northern Samar. Inaasang lolobo pa ang bilang lalo't dagsana ang mga bus at iba pang sasakyang sasakay sana ng Roro, pero kinansila ang biyahe. Hindi rin bababa sa 1,000 stranded sa Bredco Port sa Bacolod City. Sa Ubay Port naman sa Bohol, 200 ang stranded. Joseph, muling abiso ng mga bus companies dito sa Araneta Center Bus Terminal ay para sa mga pasaherong kanselado yung kanilang mga biyahe ngayon ay hintayin daw yung abiso bukas. Kinuha naman na yung mga numero ng itong mga pasaherong ito para ma-text o kaya matawagan kapag matutuloy na yung kanilang mga biyahe. Bagamat marami sa mga pasaherong stranded or mga kanselado yung kanilang biyahe ngayong araw ay umuwi na, eh meron tayong mga nakita dito sa may bus terminal na dito na magpapalipas ng gabi at hindi na uuwi sa kanilang mga bayo kung saan man sila nang galing ngayong araw at dito na piniling mag-overnight dito sa loob mismo ng bus terminal. Pinayagan naman silang matulog ng mga kawani ng mga estasyon ng bus dito para naman hindi na sila maabala kapag natuloy na yung biyahe bukas. So muli, paalala doon sa mga pasaherong kanselado ang biyahe ngayong araw, hintayin yung tawag ng mga bus companies. Joseph? Alright, kasi umaasa sila, pati yung mga bus companies, na paano humina yung bagyo para mawala yung mga signals and then yung mga Roro can proceed with their trips.
oras daw, Joseph, na makatawag na sila at makakuha ng go signal mula sa Philippine Coast Guard, ay agad-agad na nilang papayagan yung kanilang mga bus na magtutungo dito sa Visayas at Mindanao. Ito yung mga sasakay nga ng Roro dahil overnight pa naman yung biyahe patungo sa may Matnoga Port. Pwede maabisuhan sila na mas maaga kung kaya't maaga makakaalis itong mga bus dito para pagdating sa Matnog Port. As soon as ma-open yung port na yun, kapag wala na yung threat ng bagyo, agad na sila makakabiyahe papuntang Visayas at eventually hanggang Mindanao, Joseph. So pagkaganyan, no, na ang kita natin sa likod mo, marami pa rin. So lahat ng mga yan nagbabaka sakali, lalo na yung mga sasakay ng Roro. Meron bang mga assistance aside from yung pinakita mo kanina na pinapayagan sila magstay dun sa station? Binibigyan ba sila ng mga pagkain? Responsibility ba yon ng mga bus companies to provide them with food kung halimbawa na ganyan na canceled yung mga biyahe? Wala tayong nakausap, Joseph, ng mga paserong nabigyan, unfortunately, ng pagkain. Lalo na yung mga hindi naabisuan agad-agad at hindi nabalitaan na kanselado na yung kanilang biyahe ngayong araw. Dahil may mga nagtungo pa rin dito na hindi nga alam na kanselado na yung kanilang biyahe. Inabisuhan na lamang sila at kinuha yung kanilang mga numero. At yung isang assistance na lang siguro masasabi natin, yung ibang mga bus companies dito ay yung mga may dala ng malalaking bulto ng mga gamit, pinaiwan na yung kanilang mga gamit dito sa mismong opisina ng mga bus companies. Para nga naman pagbalik nila bukas, or kung anumang araw matutuloy yung kanilang biyahe, hindi na nila dadalhin yung bulto ng kanilang mga bagahe. So pagbalik nila rito ay wala nang aberya, ika nga. Aside from that, yung assistance na lamang ay yung pag-make sure na makokontakt itong mga pasahero na to kung matutuloy na yung kanilang mga biyahe. Yung mga nandito naman sa aking mga likuran, Joseph, ito yung mga biyaheng Bicol at Sorsogon. Ito yung mga hindi naman kailangang sumakay ng Roro. So tuloy yung kanilang biyahe ngayong gabi, Joseph. So yung mga land-based lang, okay pa naman yan, no? Hindi naman yan sinususpend because of typhoons, no? Ngayon, anong advice noong mga bus companies? Pag meron kang ticket and then magro-roro ka, halimbawa ang schedule ko bukas pa, no? Should I risk it na pumunta ako dyan para mag-abang ng bus or mag-iba na ako ng plano for the New Year's? Kung bukas yung inyong biyahe at nakabook naman kayo, maganda pa rin daw na magtungo rito dahil kapag ka pinayagang bumiyahe, dahil we have to understand na isang araw nga yung biyahe, no? Kapag ka bumiyahe sila bukas, linggo pa sila makakarating ng Matnog Port, baka linggo ng gabi. Kung by that time, magkaroon na ng clearance mula sa Coast Guard na pwede nang tumuloy yung mga Roro papuntang patawid ng Visayas, pwede na makabiyahe yung mga bus. So maganda pa rin daw na magtungo rito yung mga may ticket na para bukas, at yun ang mga wala pang ang ticket ay maghintay ng abiso kung kailan na magkakaroon at matutuloy yung kanilang mga biyahe, Joseph. Tama. Sabay-sabay tayong manalangin na humina yung bagyo kasi kawawa naman yung ating mga kababayan na mag-New Year. Maraming salamat, Rafi Tima.